Pero nung naiintindihan ko lang, hindi pala basta-basta ko sinulat. Yung mga sinulat dito may katotohanan, superior yung kanyang katotohanan. Yung mga nangyari, sino may Abraham? Later pa na, kaya kilala siya, even in the New Testament, yung kanyang pananampalataya naging model ng mga pananampalataya, yung pangsunod niya sa Diyos. So, nakikita mo rin, na-convince ka dahil sa scripture, the fact na ito ay sinulat at pinotektahan ng mga mananampalataya para hindi ito makurap, okay, hindi masira, at patuloy itong mag-perpetuate yung salita ng Diyos. Okay, at ang Diyos mismo nag-preserve nito, kasi may mga tayo na hindi nila kayang preserve, eh. Paano nila mag-preserve? Sinusunog. Yung mga Bible. Ito, nagkataon, kasi matalino rin ang Diyos. Yung revelation pa lang, mapansin niyo ba? Yung revelation, sinulat sa hindi lang sa isang Diyos, sa pito agad. So, pinopya ng pitong beses yun, sinend out agad. Bakit kailangan ganun? Ba't di nila sila maghiraman? May isa lang naman yung ano? Or, bakit hindi na lang yung sinabi sa isang church, yung sinabi sa kanya, yung isa sinabi? So, hati-hati. Bakit pare-pareho? Tapos, inadala sa lahat. So, ang simple lang ang sagot dun. Pag may 7 copies ka ng Bible, mahirap baguhin yun. Diba? Pag binago dito sa isa, may other 6 copies ka, pag kinumpara, parang mali yan. Kumpara ko nga sa iba. So, makumpara mo, hindi pwede baguhin na sa basa. Ngayon, ang dami natin copy ng Bible. Noong na tinatanong ko dati, ba't kaya hindi na lang sirahin yung Bible? Yung mga kalaban, hindi ko gusto yun. Naisip ko lang na may mga makapangyarihan tao, bakit di nila confiscate lahat ng Bible? Ngayon, naiintindihan ko kasi ang Diyos ang kumuhaan eh. Kinapi na nila yan. Yung iba nga dyan, minememorize pa. Diba? So, mahirap para sa kanila at actually imposible sa kanila para especially sa panoran nila na mawala yung Bible. Ngayon, ang ginagawa nila is iniiba na lang nila. Eh kaso, ang Diyos gumawa na ng paraan, di ba? Sinabi na doon na huwag mong dadagdag, huwag mong babawasan, ano pa. Pag may sinabi dyan, nagko-contradict, hindi yan totoo, na isang karan dyan. Okay? So maraming ginawa ang Panginoon para hindi mawala sa atin ang scripture. Therefore, pag dahil the fact na tayo binigyan ng scripture, ano, hindi tayo dapat mag-waver. Dapat tumitid tayo. Katulad yan, ako, nakukwento ko sa iba, may mga aral dati na alam ko ganito yung pagkakaintindi ko sa Bible, pero iba yung sinasabi ng iba. Okay, katulad niya post-it, napakalino niya. So, bakit nagkaganon sila? So, ngayon, baliwala sa akin kung sino pa sila. Diba? Pag sinabi ng Bible, yun. Susundin natin yung Bible. Bakit? Kasi pag sumakay ka sa compromise ng iba na binago na nila yung katotohanan, tuloy-tuloy na yan. Anong hindi mo babaguhin? Kung binago mo yung isa, anong hindi mo babaguhin? Diba? Nagawa ko lang isang beses eh. So, ibig sabihin, masasanay ka na. Ano naman yung salita na ito? Paguhin natin. Diba? So, that's wrong. At may curse dyan. Okay? Yes, sinabi niya, paano malaman natin yung mga guideline na paano pag may nang loko na medyo matindi, pero nakasulat sa Bible yung paraan paano yung madidistinguish yung katotohanan sa mali, may laban ka. Kasi sinabi ng Diyos, hindi pwedeng dagdag, hindi pwedeng bawas. Okay? Pag may contradiction, yan ay mali. Okay, tapusin natin dito sa ano, ha? Kasi number one pa lang tayo. Ngayon lang po ha, pero kami ang hapong babalik yun, si Father Frank. Napakarami pa lang ito. Simula na niya kami yan. Okay, sasabi dito, pang-apat, because of those who had gone before us. Sabi sila ng gone before us, marami na rin. Sabi, ang hirap ng mga Kristiyano. Hindi mo ba alam na marami na rin Kristiyano before na nagpatuloy sila? The fact na tayo nakarating sana ng Bible, yung salita ng Diyos, hindi dahil nag-give up sila lahat eh. Iba doon nag-give up. Okay, sabi dyan sa, pag binasa mo yung Hebrews 11, doon makikita yung Hebrews of the faith. Kaya sabi rin dito, ay basa nga sa verse 5 to 9, 1 Corinthians 15. Last na po ito. And that he was sige. Of Cephas, then Cephas of the faith, after that only was over about 500 brethren. Okay. At once, in whom the greater part remain under the His present. Present. But some are fallen. Okay na yan. So, sabi lang natin dito, bakit dapat tayo maging commit? Kasi marami na nag-commit in the past. So, tulad dito, una, yung
12 disciples, yung isang Judas pa, pero pinalitan yun, yung Paul, actually, huwag kayo mataya, si Paul talaga yun eh, para kumpleto. But anyway, sabi dyan, yung 12 din, mayroong another 500. Kasi hindi tayo nag-iisa. So, hindi tayo pwede, ah, kumpi na tayo Kristiyano, huwag laging sabihin mo sa ito, mga peke ito, peke ito. Ano na lang, sino na tama, ha? Marami po, maraming Baptist na, faithful, marami pa rin, may mga naligaw na rin, pero ang dami pa. Hindi lang natin kilala, pero hindi natin sila kailangan makilala, minsan natin encourage, pero hindi natin kailangan sila makilala. Ito lang, local church, magkakaisa tayo. Okay? Kaya sabi dyan, kailangan natin mag-commit kasi iba nag-commit. Imagine mo kung hindi sa Israel pa lang, di ba? Nabanggit natin kayo sa Sunday School. Ang dami doon nag-worship na sa Diyos Diyosan. Di ba? Gusto na silang patayin lahat. Ay, kung hindi na natin, especially si Moses, actually, hindi si Joshua. So, matapag din si Joshua. Pero, yung sabihin nito, kahit may mga hindi sumusunod sa Diyos, magtapat ka lang, huwag mong isipin yung ibang marami na papunta na sa impyerno or wala namang reward kung ligtas lang sila. Isipin mo yung sarili mo, mag-commit ka para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At huwag kang mag-alala na, ikaw lang, hindi ikaw lang. Ang dami na. So, ako personally, pag may iniisip ko, ito si... May iniisip tayo pa sila. Ito pa si Israel, Astorez, matapat siya, nag-iwig ko. Alam niyo, yung ginagawa ko yun, minimirong ko na lang yung lahat na nakuha ko sa iba. Yun ang totoo. Marami na nagtapat in the past. May kunting mali din. Pero iba, ayaw ko na, nag-compensate naman. Yung ibang nakita kong mali, hindi natin gagayahin. Yung nakita kong mali sa atin, pag may mali sa atin, na-point out dito, babaguhin natin yung aral natin, yung mali. Kasi ang commitment natin sa katotohanan, ang commitment natin sa mga naman. Okay? So that is commitment. Part 1. So marami pa yan. Reason pa lang yan. Bakit dapat tayo mag-commit? Una, niligtas ka ng Diyos. Hindi basta-basta yan. Pangalawa, siya yung namatay para sa'yo. Ang Panginoon. He is the Savior. Kung sinave ka niya at ang Panginoon mismo, ang lamang yung ginawa ng Panginoon. Nag-hero pa sa atin the scripture. Ang scripture hindi mababali. Nung inaral ko ito, pambihira, dapat matagal lang yung napatunayang mali ito. Talagang mali lang eh. Kasi ang dami ng galit na galit dito. Yung mga Hudyo mismo eh. Dapat sila mismo na yung nagtapon dito eh. Bakit ang preserve? Kasi yung iba sa kanila, hindi mananabata. Pero meron sa kanila, mananabata. So, pre-deserve nila yun. Kahit ano, siguro may maraming compromise doon. Sigurado ako. Maraming compromise na ginawa yung mga tunay na lingkod ng Diyos. And then, dahil nga doon sa mga sa kanila. Bakit na yung nagawin tayo speaker? Dahil sa mga nagtapat before, ng mga Kristiyano, mananampalataya, mga Hudyo din yung iba, okay, mga tunay na Hudyo. Dapat tayo mag-commit din. Ano na mangyayari sa next generation? Ha? Kung ganito na lang. Diba? Sa ngayon, sa China daw ngayon. Meron sa China, di ba? Sa tayo. Sabi sa China, ay, may Christian na rin sa China. Oh, talaga. Communist yun. Pag-communista, walang Diyos. Ano nangyayari na rin? Kasi kinausap nila yung Vatican. Ano nag-usap sila eh. Ah, sige, papahintulutan namin sa inyo dito. Pero, may Jesus. Tapos may bawal siya doon din. Ganun sila, may compromise. Sa tunay na Kristiyano, hindi pwede yun. Okay? Masana ganun ang commitment natin, hindi ganun ha, hindi sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, ito tama, hindi. Magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan pag magmalalaban natin ang harapatan natin ng Diyos na nagbigay, hindi sila. Okay? At tayo, kailangan paglaban natin yun yung ano na, sige, binigyan tayo ng gobyerno ng gobyerno, sige, sunod lang tayo, hindi. Pupunin nila yan, yung mga karapatan natin pag hindi natin pinaglaban. Okay, yung pagpunta sa church, ganun din, punta natin ito. Kung makakausap ko si Mary siya, anong gagawin mo? Wala ka na compromise na gagawin? Lahat tayo ganun. Ay, hindi ako pinayagan ng ano eh. Di ba, sina Peter niya, hinuhuli na eh. Kukulong ka namin. Huwag ka na mag-preach. Sabi lang din, anong gagawin mo? Pagkalabas na pagkalabas nila, ginawa nila yung ganun pa rin, preach pa rin kasi yun ang gusto ng Diyos. Yan ang tatanong natin sa rin, ano ba gusto ng gawin ng Diyos? Anong gusto ng Diyos na gawin natin? Gawin natin, kahit sino pang hadlang. That is pinaka-basic, makatayin sa church, dito mga tutunan yung pure word of God. Hindi yung katulad sa Catholic China. Talagang ano sila, talagang step by step, may ano sila, may tawag dyan. May requirements na kailangan gawin ng church.
silang nag-submit sa state at baliktad, no? Sa tunay na church dapat iwala yung church sa kasta. Okay? May question ba? Sige, ano ko na. Wala na, okay. Oras na. Ayun ba eh. Okay, so salamat po. Dito kayo. No? Again, commitment nyo dapat sa Panginoon. Marami na akong sa Brother Church ganun. Kala mo, sigasig na muna, bandang huli. Ang commitment nila, hindi pala sa Diyos. Sa kung sinong tao, nagpapakita ang hilas lang. Sana hindi ganun si Claire, sana hindi ganun si Thea, si Jana, hindi sana sa magulang mo lang, takot ka lang sa magulang, may pagdagdalaga ka na. Di ba? Kumikita ka na ng malaki, ito nang pakilang ko dyan sa sinabi ng tatay ko. Okay, si Pia din, sana, commitment mo sa Panginoon, di ba? Isa ba na medyo bata pa, pero kaya mo naman commit sa Panginoon, ibig sabihin, pwede kang mangako sa Diyos na, Lord, total, niligtas mo naman ako. Susunod ako sa iyo, pwede ba yan? Okay, sana ganun. Okay? Pero alam mo pa yan, evaluate mo ano yung tapang kong gawin. Gawin mo. Let's pray, Panginoon, maraming salamat. Tara, pag-alala namin yung first part, ang commitment na teaching Lord na ibig sa Mother Church, we pray na may pagpapala sa amin dito, Lord, as a start na church, Lord, as we end this year, right? We pray na commitment namin sa inyo lang, sa inyong atas, sa inyong scriptures, sa inyong tagapagita, sa inyong color, we pray na ngayon ang mga kami susundin. At alamin namin, dahil na kami po yung record nyo rin, alamin yung kalooban, alamin namin yung kalooban, at ito ay pursue according to your will, at ang kapasitin na namin, maraming salamat, may church, ito na mga pagiging God, sa tayo, Lord, pray na. Pinala namin sa church, at din po, Lord, mga matutulong namin, ay dapat lang ibalik namin. So we pray na kayo po muna sa aking buhay. Mga ligtas, Panginoon. We pray, Lord, sa nandigat lang sa kayatas, Lord, na nawaler ni Madaman, may gusto din doon. Patuloy sila. Sila yung pag-alabay niya, mga kakabahan niya po. Kami lang, Panginoon. Ganitin po, Lord, sila plano, Lord, sila pasundari, Lord, kaya naglaman din po, Panginoon. Siguro, kahirap, sakit, so we pray na siguro sa Diyo, Lord, na sakit mo po, Lord, siya, anak, Lord, na pagpuloy na pagpuloy ka namin sa inyo, at pagpuloy ka namin sa inyo, walang mga hadlak sa amin, at least, pagpuloy na pagpuloy, yung pagpuloy na may kalakasin na magkaling sa inyo. Pagpuloy na lahat sa inyo. Jesus, we pray. Amen. Okay. Thank you. Amen. Christmas. Happy New Year! Happy New Year! So, mamaya, mamawala ng ulan. Let's end this year with a bang.